Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating unang episode ng ating bagong programa na pinamagatang Dini Katoliko. Ako po ang inyong kapatid, Erson Kelly, na inyong makakasama sa loob ng ilang minutong ng pagtuklas, pag-aaral at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Una po nating sasagutin ang katanungang, bakit po natin kailangan pag-aralan ang ating pananampalataya? Ito po ay isang napakagandang katanungan na nangangailangan ng isang napakagandang kasagutan. Kailangan niya po ba talaga? Ang sagot po ay oo, kailangan na kailangan po talaga. Bakit naman kailangan? Narito po ang mga dahilan. Una, para mas mapatatag ang ating pananampalataya. Hindi po lingid sa ating kaalaman na maraming Katoliko ngayon ay wala masyadong alam sa ating pananampalataya. Sila rin po ay kadalasang madaling maakit at umanib sa ibang sekta kapag may mga ngaral sa kanila at mabasahan lang ng isang berso o talata sa Biblia. Mapipigilan po natin ang pagkaligaw natin ng landas kapag alam natin at napag-aralan natin ang ating pananampalataya. Basahin po natin ang 2 Timoteo 3:14-17. Pangalawa, true faith seeks understanding. Ibig sabihin, an active love of God seeks a deeper knowledge of God, according to St. Anselm. Kailangan maintindihan natin ang ating pinapaniwalaan. Hindi tayo naniniwala sa isang doktrina dahil gusto lang natin o dahil idinikta lang sa atin. Mayroong dahilan ang Panginoon kung bakit may ganoong katuruan sa kanyang simbahan. At iyon ay dapat nating alamin. Hindi ba't ganun dapat? Pangatlo, ang kaalaman ay makakatulong para maging malaya tayo sa kasalanan. One of the ways we can overcome sin is by knowledge of the truth. Indeed, our Lord Jesus Christ exhorts us in John 8:31-32. Ito po ang sabi, if you continue in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Sana po ay naging maliwanag sa atin ang dahilan ng ating pagsusuri at pag-aaral. We encourage you to see study as vital for holiness and faith and to resist the temptation to think that when it comes to religion, that ignorance is a hallmark. Hanggang sa muli, ito po ang Tinig Katoliko, Prodeo et Ecclesia.